Umaabot na ng 600 pisong nawawala sa arawang kita ng mga tsuper dahil yan sa walang prenong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Madadagdagan pa ang kalbaryo nila dahil bukas ay may panibagong taas-presyo na naman. May inihandang ayuda ang gobyerno at yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Dahil po dito ay nagtataas ang iba't iba pang presyo. Sa isang caravan mula sa Quezon City papuntang Maynila, inihayag ng mga grupo ng mga tsuper at manggagawa ang pasakit ng 8 linggo ng sunod-sunod na oil price hike. Kung paano nito pinadapa ang kabuhayan ng mga driver na swerte nang makapag-uwi ng 200 piso dahil 400 to 600 pesos ang nawawala sa arawang kita nila. Kailangan ng ribikisahin yung mga batas. Katulad ng old regulation law na nakita naman natin na hindi naman talaga ito nakatulong sa mga driver at operator at ng mamamayan. Pero di pa tapos ang kanilang kalbaryo. Simula bukas, panibagong oil price hike ang ipatutupad ng ilang kumpanya ng langis. Pare-parehong 1 peso and 15 centavos ang taas presyo kada litro ng gasolina. 45 centavos naman ang sa diesel. Sa 8 sunod-sunod na price hike simula August 31, umabot na sa 7 pesos kada litro ang itinaas ng gasolina. Mahigit 8 piso naman sa diesel at kerosene. Ang taas ng presyo ng diesel, ininda na ng tsuper na si Rafael. Malabas na nga po ngayon, sir. Maaga na eh. Mahirap na, sir. Mahirap na po nga po yung 500. Hindi lang mga taga Metro Manila ang umaaray sa taas presyo ng gasolina. Malaki ang epekto sa amin. Hindi namin nakukuha yung sapat na kailangan namin. Kailangan namin nagtipid. Ay hindi naman pwede nga magtipid kami sa gasolina dahil wala din kaming kikitain. Ngayon, ang 100 ko ng gasolina, isang araw lang. Maubos ko na yan. Konti lang na matira. Yung dati, maka 2 araw ka pa ng 100. Ipinanukala rin ni Energy Secretary Alfonso Cusi nung isang linggo na suspindihin muna ang hanggang 10 pisong buwis kada litro ng krudo sa ilalim ng train law. Pero ayaw kasahan niya ng Department of Finance dahil 131.4 billion pesos daw ang mawawala sa gobyerno na gagamitin sa 2022 budget. Sa halip, ang DOF at Department of Budget ay maglalabas na lang daw ng 1 billion pesos para ayudahan ng tig 5,000 ang nasa 178,000 na tsuper ng NCR at Regions 3 and 4. Nagbigay naman ng DOE ng endorsement sa mga public transport operator na gustong mag-import ng electric vehicles na ipapalit nila sa mga nakakrudong namamasada. It's a question of time bago po makita natin na our street na tumatakbo na po yung electric car sa mga taxi at saka yung sa mga car for hire. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.